Kung ibang babae, gustong-gusto nila to. Sabi nila, the deeper, the better. Alam nyo guys, pagdating sa ganyan, sa orgasm, masyadong pinagpala ang mga babae kasi napakarami nilang way para maka-experience sila ng maraming oh. So, the more the merrier, mas maraming orgasm, mas better. Di katulad sa mga lalaki na bilang lang. But, any types of orgasm, lahat yan, incredible feeling. At walang masama kung nag-stick ka lang talaga doon sa nakagawian mong stroke and touch doon sa partner mo. Pero paano nga, tulad netong si Sender, na hindi nakakatapos yung kanyang partner during penetration. So, kailangan talaga i-discover mo ito at explore para maranasan ng partner mo yung pag-o-orgasm. Hindi naman kasi pwede yan na halimbawa sa pagkain, same na pagkain everyday, same na damit, halos araw-araw. Hindi naman ganun eh. So, kailangan explore mo siya eh. Huwag ka mag-focus doon lang sa pipay lang kasi may mga babae talaga na hindi nakakatapos doon at marami yun. Kung aasa ka lang sa penetration para mapaligaya yung partner mo, eh wala talaga, kawawa naman siya. So, let's talk about ano pa nga ba yung mga part ng katawan natin na pwede ma-experience natin yung pag-orgasm. So, bukod sa penetration na ginagawa mo doon sa partner mo, meron pa iba. Tulad nito, yung clitoral orgasm. Ang clit, ito yung pinaka-sweet spot sa isang babae. Ito yung may pinaka-mataas na pleasurable. Bukod sa very accessible na ito, kasi nandun lang ito sa ibabaw nung vulva ng babae, napakadali niyang makita. Ito rin ay isa sa pinaka-sensitive part ng isang babae para mag-climax siya dahil millions of nerves nga. Dahil nga ito ay kinukompose ng thousands of thousands nerve ending. Pareho din yan ang ari ng lalaki. Pag tama ang stroke, pag tama ang touch mo, talagang magka-climax ang partner mo. Another thing, yung G-spot niya. Baka naman tuwing nagpe-penetrate ka, eh, hindi mo natatamaan. Nasa vaginal opening lang ito. Front wall ng pipay. Hindi mo to makikita pero mararamdaman mo to once na pinasok mo yung iyong finger at least 2 inches sa taas, makakapamo yan yung magaspang na area dyan. Yun yung G-spot. So, kailangan tamaan mo yan. Kasi pag sexually aroused na yung partner mo, yung G-spot niyan will fill with blood flow. So, kapag paulit-ulit na natatamaan at tama yung stroke mo, imposible yung babae, eh hindi talaga siya mag-climax dito. At kung hindi pa rin siya nag-climax dito, so siguro dapat sa kanya is yung blended orgasm na tinatawag. Ang blended orgasm ay isang klase ng climax na kung saan multiple na sensitive part ng babae. Few can handle 2 or 3 or even more na parte ng katawan niya na mga sensitive, why not? So, kailangan ma-stimulate yung mga erogenous part, erogenous zone nung babae. Pagsabay-sabayin mo yung G-spot penetration, yung touch ng kanyang clit, at yung paglalaro sa kanyang nips. Kasi kung puro penetration lang at wala kang tinatamaan na erogenous zone ng babae, hindi talaga mag-o-orgasm yan. So, may mga babae talaga, guys, nahirap makamit yung big O. So, subukan yung gawin sa kanila to kapag dun sa penetration is hindi sila nakakatapos. Do this, yung blended orgasm. Huwag kayong mag-concentrate dun sa iisang area lang o sa iisang erogenous part lang ng babae. Another thing ng big O, anal orgasm. Ito, nangyayari din ito, guys. Kaya lang, hindi ito cup of tea ng mga babae. Hindi lahat, pero there are some na gusto rin ito. Kami din talaga na nag-o-orgasm dito. Dahil nga, ito ay close to the vagina and clitoris. May mga nakakonect din dito na thin tissue, nerves, and muscle papunta doon sa sensitive part ng babae like G-spot and clitoris. So, kapag ka nagkakaroon sila ng mga anal sex, may mga babae rin talaga na
nakakatapos dito. Now, kung susubukan nyo to, safe sex is a must for you and for your partner. Another thing, the cervical orgasm. The cervical orgasm is the queen of all female orgasm. Kung ibang babae, gustong-gusto nila to. Sabi nila, the deeper, the better. Ang pinaka, the best position nito is yung missionary. Yung nakapatong yung dalawang paa mo doon sa shoulder niya para maabot ang cervix. So, dapat dahan-dahan lang guys para unti-unting ma-stimulate yung cervix ng babae. Once na stimulate mo na yon, dun na nagbi-build ng intensity. Focus on relaxing into the sensation. Alam nyo guys, pag nagagawa nyo ng tama yan, isa yan sa pinaka-intimate na pagniniig ng couple. And mararamdaman mo yung intense emotions ng partner mo. Woman's heart needs to be open para maka-access siya dun sa cervical orgasm. So, may feelings talaga kayo. Mahal nyo talaga ang isa't isa kapag nakakarating kayo dun. Actually, guys, marami ito eh. At least more than 10 ito eh. Ang klase ng orgasm ng mga babae. But yung tinakal natin ngayon is eto lang yung major. Ito yung mga madalas na nai-encounter natin. So, I hope nasagot ko yung tanong mo at natulungan kita, nabigyan kita ng suggestion. Yun lamang guys ang video natin for today. At kung nagustuhan nyo po ang video natin, pakibigyan lang ako ng isang malaking thumbs up. Comment down below at huwag nyo na rin pong kalimutan i-click ang subscribe button sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. And hit the notification bell para in case may mga bago po tayong video is mabigyan po kayo ng notification YouTube. And once again guys, palagi po kayo mag-iingat at palagi po kayo manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!